Hello guys, it's me again, Krong TV. At sa video ng ito, pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D, sa video ngayon, pag-uusapan natin si Kaguya Otsutsuki at kung meron nga ba siyang tinatawag na vessel. At kung sakaling meron nga, sino kaya ang possible na maging vessel niya? Kasi syempre, di ba, sila Momoshiki at Ishiki meron din namang naging vessel. E bakit si Kaguya? Tinangka din kaya nga niyang maglagay ng vessel? So bago natin sagutin ang mga katanungan na yan, kilalanin muna natin ng lubos itong si Kaguya Otsutsuki since bihira lang naman natin siya nakikita or ilang beses lang naman natin siya nakita sa Naruto series. So ito na nga guys. Syempre alam niyo naman na si Kaguya ay kabilang sa Otsutsuki clan. Ilang libong taon na ang nakakalipas simula noong nagtungo nga itong si Ishiki Otsutsuki at si Kaguya Otsutsuki dito sa Earth upang nga i-cultivate ang God Tree at upang nga ma-harvest ang chakra fruit. Kung saan ang ginagawa nilang ito ay will ng mga Otsutsuki kung saan ito ay pinoprovide nila sa main family nga na Otsutsuki sa kabilang mundo. Ayon nga sa kwento ni Amado, si Kaguya ay isang low rank Otsutsuki kung saan siya ay napili nga bilang isa sakripisyo sa Ten Tails kung saan ito ay kailangan para ma-develop ang God Tree. Ngunit ang planong ito ay hindi nangyari dahil nga sa trinaidor nitong si Kaguya si Ishiki Otsutsuki at iniwan nga niya ito sa pag-aakalang ito ay patay na. Matapos nito, nakita nga ng mga tao na nakatira sa Land of Ancestor itong si Kaguya kung saan siya ay nagpakilala bilang nga tagapagbantay ng God Tree. Dinala ng mga tao itong si Kaguya kay Tenji. Si Tenji ay ang nagsisilbing emperor na mula sa Land of Ancestor. Ginamit ni Kaguya ang kanyang kapangyarihan upang nga mawala ang alaala nitong si Tenji. At habang tumatagal nga ay unti-unti ngang napapalapit sa mundo itong si Kaguya na dapat ay kanyang wawasakin. At pati sa emperor ay talagang napalapit itong si Kaguya. Nang naglaon ay siya ay nabuntis. Kung saan ang kasunduan ito ay nilabag ni Kaguya matapos siyang pagbantaan dahil dito sila ni Aino ay pinaghahanap upang patayin. Dahil nga sa mga nangyaring ito, parang nasaktan itong si Kaguya at dahil dito naniniwala si Kaguya na kailangan nga niya ng godlike power. Upang sa gayon ay matapos na ang problemang ito. Kinain ni Kaguya ang bunga ng God Tree dahil dito ay na-awaken niya ang kanyang Rin Sharingan. Dahil dito siya ang unang nilalang dito sa mundo na nagkaroon ng chakra. At noong ipanganak niya si Hamura at si Hagoromo, binahagian niya ito ng kanyang chakra at sila ang tinaguriang ang kauna-unahang tao na ipinanganak na mayroong chakra. Dahil sa pagnanais ni Kaguya na mapasakan niya ang lahat ng chakra, gumawa nga ng hindi kanais-nais si Kaguya na naging sanhi ng galit sa kanya ng kanyang mga anak kung saan ang mga tao ay sinasakripisyo niya sa God Tree. Dahil dito, isinil nga si Kaguya ng kanyang dalawang anak. Matapos nito, nagtungo si Hamura sa buwan at si Hagoromo naman ay nanatili sa mundo upang nga ikalat ang chakra. Muling nakalaban nila Naruto itong si Kaguya. Ngunit matapos nga ang mahabang labanan, nagawa muli nila itong isil. So ito nga guys, di ba si Ishiki at Momoshiki ay may tinatawag na vessel kung saan ang vessel na ito ay ang gagamitin na lang katawan sa kanilang muling pagkabuhay. Pero sa kabila ng maraming teorya, ito guys yung parang pinaka-concrete na dahilan o ito yung parang pinakamalapit na dahilan at kasagutan. Wala ngang vessel itong si Kaguya Otsutsuki. So bakit? Eto nga, sa tuwing kailan ba humahanap ng vessel o sa tuwing kailan ba ang Otsutsuki ay naglalagay ng karma sa kanyang napiling vessel? Diba sa tuwing sila ay bago mamatay, uulitin ko ah, sa tuwing sila ay malapit ng mamatay o nanganganib ang kanilang buhay. Tignan nyo ah, una si Ishiki diba,
Matapos nga siyang traidorin ni Kaguya, nilabanan siya nito dahil dito ay nagtamo ng matinding injury si Ishiki at halos mamatay na. Nanirahan siya sa tenga ni Jigen na ginawa nga niyang vessel pero hindi ito magtatagal kaya naman nilagyan din niya si Kawaki. At ang susunod guys ay si Momoshiki Otsutsuki noong natalo siya ni Boruto sa laban. Diba nag-implant din siya ng karma bago nga siya mawala. So ayon nga sa teoryang ito guys, walang vessel si Kaguya dahil hindi naman siya totally namatay, di ba? Iba yung case niya kumpara sa case ni Ishiki at ni Momoshiki dahil si Kaguya ay nasil, di ba? I mean, hindi talaga siya totally namatay dito bagkos ay nasil lang siya dahil dito ay sinasabi nga na imposible nga nagkaroon or magkaroon ng vessel si Kaguya Otsutsuki. At sa case ngayon ng Boruto guys, napaka-imposible naman na wala silang makita na markings na katulad ni Boruto kung may vessel man itong si Kaguya kasi ba diba, trending tong case ni Boruto. At sa case ni Kaguya, parang hindi nga niya plinano yung pagkamatay niya kasi naniniwala siya na immortal siya eh. Meron siyang immortality. Hindi katulad ni Momoshiki kay Boruto kung saan ay bago siya mamatay ay naglagay muna siya ng karma kay Boruto. Kung ganito, pwede nga niya sigurong gawin ito kay Naruto or kay Sasuke. Pero ito nga guys, may mga teorya nga sa kung papaano nga ginamit ni Kaguya yung karma seal. Iba ito sa paggamit ni Ishiki at ni Momoshiki. Pero parang same lang sila ng purpose, yung parang pinaka-goal nila. At ito nga guys ay ang Black Zetsu. Diba kung matatandaan guys, ang Black Zetsu ay ang naging way or ang gumagawa ng way o paraan upang mabuhay si Kaguya Otsutsuki, diba? Natatandaan nyo naman siguro guys yung nangyari kay Madara Uchiha during 4th Ninja War. Diba yung Black Zetsu nakakabit kay Obito? Then sa laban, diba, sinaksak patalikod ng Black Zetsu si Madara gamit yung kamay niya. Dito na niya binanggit yung parang totoong will niya. Matapos ng ilang process ay boom, lumabas na si Kaguya Otsutsuki. Parang ganun yung nangyari, di ba? Pero ito nga guys, maiba ako. Dito tayo sa next topic kung saan ay kung sakaling magkaroon ng vessel si Kaguya, ipagpalagay na natin na parang ginawa din niya yung ginawa nila Momoshiki at ni Ishiki Otsutsuki. Sino kaya sa tingin nyo ang suitable na maging vessel ni Kaguya? So ito nga, may mga nagsasabi na si Sakura. Pwede rin naman. May mga nagsasabi din na si Mitsuki pero malabo kasi si Mitsuki ay wala pa naman that time. Ito pa nga, sinasabi rin na si Neji daw. Eh, bago pa man magpakita si Kaguya, eh, wala na itong si Neji. Pero ito guys, isa lang ang nakikita kong sa tingin ko ay suitable na maging vessel ni Kaguya Otsutsuki. At ito ay si Hinata Hyuga. Oo guys, si Hinata Hyuga. So bakit si Hinata? Kasi diba si Hinata ay tinatawag na Byakugan Princess na parang kay Kaguya na rin. Ito pa, may chakra din siya ni Hamura Otsutsuki. Direct descendant din siya nito. Pure Hyuga pa siya, meaning pure din yung kanyang Byakugan. Dahil dito guys, kung susumahin no, malapit itong si Hinata Hyuga sa Otsutsuki na parang diba, Boruto Naruto Next Generation na parang siya ay si Boruto, diba? Pero kung kayo ang tatanungin guys, sino sa tingin nyo ang magiging suitable vessel nitong si Kaguya Otsutsuki? At sa tingin nyo, meron nga ba talaga siyang vessel? I-comment nyo lang guys ang inyong kasagutan sa ating comment box. Salamat guys sa inyong walang sawang suporta at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!